Kayla POV. Hindi maiwasan ni Kayla ang hindi makaramdam ng sakit sa mga sinabi ni Benedict kay Colin. She knew that eavesdropping was not good, but she can't help it na hindi makinig sa pinag-uusapan ng dalawa. Sa totoo lang, kanina pa siya na sa labas ng kitchen, papasok na sana siya ng kusina dahil nakalimutan niyang kumuha ng water niya bago umakyat, kaya lang napahinto siya nang marinig niya na nag-uusap ang magpinsan. Napahinga siya ng malalim bago nagdesisyong umakyat na lang ng kanyang kwarto. Our marriage is just nothing. Tila sirang plaka iyon na paulit-ulit na pumapasok sa isip niya. Mga katagang narinig niyang sinabi ni Benedict. Sinapo niya ang kanyang dibdib. Dahil pakiramdam niya bumibigat iyon. God knows kung gaano siya kainis sa masamang ugali ng lalaking iyon, pero hindi din niya maiwasang hindi maawa dahil sa nangyari dito, kaya nagkaganoon ito. Kakasara pa lang niya ng pintuan ng kwarto niya nang marinig na may tumatawag sa phone niya, kaya mabilis siyang naglakad sa kinaroroonan ng phone niya at sinagot ito. Glad you answered, Iha. Boses iyon ng Don Adson sa kabilang linya. Dad, may problema po ba? Wala naman, Iha. I just want to apologize about my son's behavior a while ago. No worries, Dad. I do understand. And that's okay. Thanks, Iha. Anyway, I need to fly going to New York tomorrow, and mawawala ako ng matagal-tagal. Ang gusto ko sana, ikaw na muna bahala kay Benedict. Please, Iha, bring back my Benedict. Our Benedict, pakiusap nito sa kanya. But Dad, no, Iha, putol nito sa sasabihin niya. Kung may isang tao man na makakapagpabalik sa kanya, walang iba kundi ikaw yon. Huwag mo sana siya susukuan, be a good wife to him, and in return I will find your Tio Ed and bring him back to you. Tila naman nabuhayan siya sa narinig. Sobrang miss na niya ang kanyang Tio Ed. Kaya naman wala sa sariling napasagot siya ng oo sa Don. Huli na nang ma-realize na tila mali ang naisagot niya dito, pero wala na, busy tone na lang ang kanyang narinig. Hayes, para naman akong nakipag-bargain kay Don Adson, tanging nasabi na lang niya sa sarili niya. Pero wala naman atang masama if susubukan kung maging mabuting asawa sa kanya, diba? No one knows, pangungumbinsi niya sa kanyang sarili. Tama ba? Ay, bahala na nga, good luck, Kayla, at isang malalim na buntong hininga pa ang pinakawalan niya, bago siya pumasok ng banyo. Uunat-unat na bumangon si Kayla kinaumagahan, antok pa siya pero kailangan niyang panindigan ang kanyang naging desisyon. Lord, help me and guide me please. Maikling dasal niya bago pumasok ng banyo, at nagayos ng sarili. Paglabas niya ng kanyang pintuan, tinapunan niya muna ng isang sulyap ang silid, kung saan nandoon ang kanyang asawa. Napangiti siya sa naisip. Not bad naman na workout niya ang marriage nila ni Benedict, gwapo naman ito, masama lang talaga ang ugali, lalo na ang tabas ng dila ng yelo na yun, umiling-iling naman siya sa naisip, bago mabilis na bumaba ng hagdan, at nagtungo sa kusina para maghanda ng lulutuin. Busy siya maggayat ng bawang at sibuyas, nang biglang may tumikim sa may likuran niya. Ay palaka kang may butiki naman eh, gulat niyang sabi habang hawak ang dibdib niya. At ganoon na lang ang paglunok niya ng laway, nang makitang si Benedict pala yon. Sa gwapo kong ta, ay kukumpir mo lang ako sa butiki. Wika nito na hindi niya moari kung naiinis, naasar o nagingiti ang mukha ng lalaki. Kayla cleared her throat nang makabawi na sa gulat, sorry nagulat lang ako, you want coffee? Casual niyang tanong dito, na ikinaangat naman ng makakapal nitong kilay. No thanks, I can manage. As usual malamig na namang sagot nito sa kanya. Oh okay, magluluto lang ako ng breakfast para makakain ka muna bago ka umalis, sabi niya dito habang bumalik na sa ginagawa niya. How did you know that I am going out? Ha, wala lang, just a guess, since everyday naman ay umaalis ka diba? Sagot niya dito. Don't bother yourself to cook for me, I don't eat breakfast. Oh, sabagay pwede mo naman yayain si Colin kumain, para sabay kayo, saad nito bago siya tinalikuran, Kayla took a deep breath, mukhang mahihirapan siya ata. But no, ang isang Soriano ay hindi sumusuko, fighting. Wika niya bago bumalik ulit sa kanyang niluluto. Pagkatapos niyang magluto, nagtungo naman siya sa laundry room, at nagsimulang magsalang ng mga labahin.
Napansin niyang puro mga curtains and bedsheets lang ang andoon, at kunting mga damit niya. Teka, bakit wala atang mga damit si Benedict? Tak ang tanong niya. Kaya kinuha niya ang basket na walang laman, at mabilis na umakyat para magtungo sa kwarto ng lalaki. Lumunok muna siya ng laway, saka pumikit at nagbilang ng 3, bago siya kumatok sa pintuan. Pero nakakailang katok na siya, ay hindi pa rin siya nito pinagbubuksan ng pintuan. Benedict, can you open the door? Hello, tawag niya dito. Benedict, can you? Nabitin sa ere ang sasabihin niya, nang bumukas ang pintuan, at iluwa doon ang halos hubot-hubad na katawan ng lalaki, ba't ba ang ganda ng katawan nito, she said silently to her mind. What? Tila iritado na namang tanong nito, kaya nawala tuloy ang nakaambang ngiti niya sana para dito. Naglalaba kasi ako, kukunin ko lang ang mga damit na hinubad mo, para malaban ko na. Kunot-nuo naman siya nitong tinitigan, and who told you to do that? Me, myself and I, sagot niya dito, sa kanilakipan pa ng pagkatamis-tamis ng ngiti sa mga labi. Oh, so ano kakaririn mo na ang pagiging katulong? Panguyam na tanong nito sa kanya. Gustong-gusto na niyang irolyo ang kanyang mga mata, but she can still manage to control herself. No, I am doing this as your wife, mister, sagot niya dito. Are you kidding me, wife? Wake up, lady. Kailanman hindi ko tatanggapin na asawa kita. Nistry, by the way. But no way. Naikuyom naman niya ang kanyang mga kamao, dahil sa inis na nararamdaman para dito, pero nangingibabaw ang unti-unting namumuong paghanga na nararamdaman niya para sa lalaki. Ewan ba niya, alam niyang masama ang ugali nito, pero hindi niya maiwasang hindi magkagusto dito, lalo na kapag tinititigan siya nito ng pagkalamig-lamig. Nababaliw ka na, Kayla, kastigo niya sa kanyang sarili. Okay, but let me tell you this, mister, sa ayaw at sa gusto mo asawa mo ako, I am your wife legally. Now if ayaw mong tanggapin, then it's up to you, now move. At kukunin ko ang mga damit na labahan mo. Pananaray niya dito bago tuluyang pumasok sa kwarto, at dumiretso ng closet nito, kung saan nakalagay ang mga damit nitong lalaban, saka siya mabilis lumabas ng kwarto ng asawa niya kuno. Hindi na naman niya maiwasang hindi mapabuga ng hangin, pagkadating niya sa laundry room, she can still feel that her knees are shaking. Hindi niya lubos akalain na kaya niyang sagutin ng ganun si Benedict. Pero napangiti din siya sa huli, nang maalala ang sinabi sa kanya ni Colin, na huwag magpapakita ng kahinaan kay Benedict, dahil mas kakawawain siya nito. Bagkus ipakita niya na she is different, and she was not scared to him. And after what she did, she thinks that it was working. Benedict POV. Awang ang bibig at tila hindi makapaniwala si Benedict, sa inasal sa kanya ng dalaga. He didn't expect na sasagut-sagutin siya nito ng ganun-ganun lang. Mura niya, ni hindi siya nakaimik nang patabihin siya nito para makapasok ito sa loob ng kwarto niya, at kunin ang mga labahin niya. This cannot be, man. Hindi pwedeng matatalo ako ng babaeng yun, gigil na sabi niya, bago pumasok sa loob ng kwarto niya ulit para magbihis. Pagkatapos niyang magbihis at magayos ng kanyang sarili, ay bumaba na siya. Today is his first day as Doc Benedict again. After of how many days na pag-iisip, finally he was decided to go back to his own hospital. Papasok na sana siya ng sasakyan, nang matanawan niya ang dalaga na busy sa pagdidilig ng mga halaman sa garden. Every flip of her hair, bawat punas ng pawis nito sa noo, he found it sexy. Kaya hindi na niya naiwasan pa, na hindi pagmasdan ng maigi ang babaeng busy sa kanyang ginagawa. Totoo nga naman ang sinabi ng kanyang pinsan, na maganda ang dalaga. Maliit at matangos ang ilong nito, with a perfect thin red lips, even her face kakaiba din ang ganda. Kung pagmamasdan niya ito ng maigi, hindi ito ang typical na Filipina woman, sa kutis at hitsura nito, alam niyang may ibang lahi itong taglay. You're crazy, Benedict, wika niya sa kanyang sarili, at akmang aalisin na sana niya ang pagkakatitig dito, nang biglang ibaba nito ang hose na hawak-hawak para mag-ipit ng buhok. Mahinang mura niya, nang hindi maiwasang mapalunok ng laway ng matanuan ang magandang batok ng dalaga. Pakiramdam niya ay nag-slow mo ang lahat. Laway mo, tumutulo na, boses iyon ni Colin na nakapagpabalik sa kanya sa kanyang sarili.
Mura niya dito at binigyan niya pa ng isang sulyap ang dalaga, bago nilinggan ang pinsan niya. Pinanangkita niya ito ng mata, bago tuluyang pumasok sa kanyang sasakyan. Isasara na sana niya ang pintuan, nang harangan ito ni Colin, na may mapangasar ng ngiti sa mga labi nito. Ayaw pala sa asawa niya ha, good luck bro. Wika nito bago tuluyan siyang tinalikuran. Naikuyom na lang niya ang mga palad sa inis. Bago pinaandar ang sasakyan, at pinasibad yun palabas ng gate. Ngunit ganoon na lang ang pagkagulat niya, nang biglang hamarang ang dalaga, kaya mabilis niyang naapakan ang brake. Ibinaba niya ang bintana ng kanyang sasakyan, saka inilabas ang kanyang ulo. Hey! Magpapakamatay ka ba? Galit na sigaw niya dito. Pero ang babae ay nginitian lang siya nito, at umiling-iling bago patakbong lumapit sa kanya. Aalis ka na, tanong nito na ikinabwesit niya. Are you blind? Ano sa tingin mo? Natural aalis ako dahil ito na nga ako sa sasakyan, diba? Then why not saying goodbye to your wife, mister? Taas kilay na tanong pa nito. Talagang pinaninindigan mo yan ha? Yep. And from now on, hindi ka pwedeng umalis, na hindi man lang nagpapalam sa asawa mo, napakabad mo namang asawa niyan mister, wika nito na ikinataas ng sulok ng labi niya. Magpaalam, wake up lady, baka nananaginip ka lang, if I were you, I will gonna stop that, baka ikabaliw mo yan. And oh, before I forgot, I just want you to know na pinapaasikaso ko na ang annulment papers natin. Bye! Palam niya dito, bago isinara ang kanyang bintana and drove his car away. Tanaw niya sa kanyang side mirror ang paglungkot ng mukha nito. Nakaramdam man siya ng kunting kurot sa puso niya para sa dalaga, pero binaliwala na lang niya iyon. Gusto man niyang try kagaya ng sinasabi ng ama at ng pinsan niya. Nabigyan ng chance ang marriage nilang dalawa, pero hindi niya magawa. Ayaw na niyang magkamali, na baka sa bandang huli siya din naman ang iwan pa. Na siya na naman ang masasaktan. When his mom died, the part of him died too. Hanggang dumating ang kaisa-isang babaeng minahal niya ng sobra, bumuo sa wasak niyang pagkatao, at pumawi sa lahat ng lungkot niya sa pagkawala ng kanyang ina, pero ito din pala ang wawasak ulit sa binuo nito. Kaya ngayon hanggat kaya at maaari, he keep his distance to his wife. He need to control and hold his feelings, para in the end hindi na siya masasaktan pa. But somehow, he was thankful to Kayla, because if not here, he will not be able to do the surgery again. At heto nga siya ngayon, back to being a doctor again. Pero hanggang doon na lang yun. Kung pagdating naman sa usaping puso, ayaw na niya ng commitment pa. Never again. Mabilis lang si Benedict nakarating ng Severini Hospital, gawa ng maaga naman siyang umalis ng bahay para iwas traffic. Pakapasok niya ng hospital, halos lahat ng mga staffs doon, ay bumabati sa kanya. And he was surprised nang pagpasok ng kanyang office, ay may nagsipagputukang poppers to welcome him. Welcome back Doc Benedict, sigawan ng mga nasa loob. Andoon ang mga kasamahan niyang doctors and ibang nurses, at syempre hindi mawawala ang mga kurimonyang mga kaibigan, na isa-isa sa kanya nagsipaglapitan. Welcome back Bob, wika ng mga ito. Kakamut-kamut naman siya sa kanyang kilay, dahil sa halo-halong nararamdaman niya sa mga oras na yun. He didn't expect it, na may pa-surprise welcome party ang mga ito sa kanya. Masaya siya ngayon, and that's the truth, but at the same time sa unang pagkakataon ay kinakabahan siya. Benedict breathed deeply before he uttered his words. Thank you everyone, thanks buddies, he smilingly said. Masaya kami at makikita na ulit namin ang doktor ng mga kurimo, masayang sabi sa kanya ni Seb. True, pero can we eat first? My tummy is keep on rumbling, dahil sa gutom, saad naman ni Galen. Patay gutom ka talagang singkit ka, naiiling na saad naman ni Theron. Pagbigyan na ang Koreano at baka mangayayat yan, wika naman ni Hans. Mura naman ni Galen sa mga kaibigan nila. Napuno tuloy ng tawanan ang loob ng kanyang opisina. This is what he missed, yung masaya lang. Minsan pa niyang pinasadahan ng tingin ang buong loob ng kanyang opisina saka ngumiti. Welcome back Benedict, he silently said to his mind. Natapos ang buong maghapon ni Benedict, sa pag-iikot sa mga pasyente niya,
He also scanned all the files report para makita if okay ba ang takbo ng hospital niya, and so far maganda naman ang takbo nito. Sinulyapan niya ang kanyang wristwatch, only to find out na it was 8 o'clock in the evening na pala. Napangiti siya, masyado ata siyang naging busy, kaya kahit pagtingin sa oras hindi niya nagawa. Kaya tumayo na siya, sabay kuha ng kanyang phone at susi ng sasakyan, at lumabas na ng kanyang office. Nasa daan na siya on his way home, nang maisipang buksan ang kanyang phone. At ganoon na lang ang pagkunot ng noo niya, nang sunod-sunod ang pagpasok ng mga messages niya. He opened one of the messages, and it came from his wife. Hi, just wanna ask if dito ka ba magdi-dinner? Napahinga siya ng malalim, bago nilapag ang phone niya sa upuan. Pagdating niya ng kanyang bahay, maingat niyang binuksan ang pintuan, at maglalakad na sana papuntang hagdan, para tumaas nang masulyapan niya ang dalaga na mahimbing na natutulog sa sofa. Dahan-dahan siyang naglakad palapit dito, at umupo in a squat position, enough lang para mas masilayan ng maigi ang maamong mukha ng dalaga. Hey, mahinang boses nagising niya dito, pero tila masyadong mahimbing ang pagkakatulog ng dalaga. Kaya tumayo na muna siya, at naglakad patungong kusina. Halos magsalubong ang mga kilay niya, nang makitang may mga natatakpang pagkain sa may dining table, kaya lumapit siya doon, at inisa-isang inalis ang mga takip ng pagkain. He smiled widely nang makitang may munggo and fried fish ang andoon, his favorites. Kalakip ng isang takip doon ang isang note, na alam niyang isinulat ng dalaga. Please eat, okay. I know you're tired, so please don't sleep with an empty stomach. Gusto mo bang mat-actuan ang kaluluwa mo ng kaldero? Sige ka, eat well, mister. Hindi maiwasang hindi mapangiti ni Benedict sa nabasa. At dahil ayaw naman niyang masayang ang pinaghirapan ng dalaga, kaya mabilis siyang kumuha ng plato, at nagsandok ng kanin sa kainilagay sa tray iyon, kasama na ang bowl of munggo, at 2 pirasong isda. Naisipan niya kasing sa kwarto na lang siya kakain, at madami pa siyang gagawin. Paglabas niya ng kusina inilapag na muna niya ang tray na bitbit niya sa isang mesa, bago nilapitan ang dalaga. Thank you, he whispered. Sorry if hindi ko masusuklian pa ang atensyon na binibigay mo sakin. Hope you give me more time. Malay mo, one day, matutunan ko ding bigyan ng chance ang marriage natin, but not now. I'm still looking for myself. But thank you for trying and sorry for always being mean to you, bulong niya dito bago yumuko, at hinalikan ang noo ng dalaga. Saka mabilis na tumayo, at nagtungo sa pinaglagyan ng tray, na may lamang pagkain niya, at dumiretso na tumaas patungong silid niya. Kayla POV, napangiti si Kayla dahil sa narinig niya, mula sa bibig ni Benedict. Hindi naman talaga siya tulog, nagtulog-tulugan lang siya sa pag-aakalang baka hindi na naman ito kumain ang niluto niya, if madadatnan siya nitong gising. Hinawakan ni Kayla ang kanyang noo, habang nangingiti. Hindi niya mapigil ang hindi makaramdam ng kilig dahil doon. Ngayon mas alam na niya ang gagawin, para mapaamo ang lalaki. At dahil masaya siya ngayon, imbis na bumangon at umakyat sa kwarto niya, pinanindigan na lang niya na matulog sa sofa. Kinabukasan, maagang nagising si Kayla, uunat-unat pa siya bago umiti. Thank you Lord, for another day, she smilingly said, bago bumangon at pumasok ng banyo, para maghilamos. Kailangan niya kasing ipagluto si Benedict, kahit pa sinasabi nito na hindi ito nagbi-breakfast, ay magluluto pa rin siya. Ika nga talo ng mukulat ang matigas ang ulo, chorot lang. Nakangisi niyang wika sa isip, bago nagpunas ng mukha, at lumabas na para dumiretso ng kitchen. So what's for breakfast Kayla? Tanong niya sa sarili at umaktong tila nag-iisip. At nang makaisip ng iluluto, sa kanya kinuha ang mga kakailanganin niya sa pagluluto. Habang nagsasalang siya ng kanin, ay gumawa naman siya ng kape, alam niya kasi any minute bababa na si Benedict para magkape. Sa ilang araw na niyang pananatili sa bahay na iyon, kabisado na niya ata ang oras ng gising nito, lalo na pag may lakad ito. Saktong nagpiprito na siya ng sausage, nang marinig niya ang mga yabag ng lalaki, kaya agad siyang bumaling sa may pintuan ng kitchen, only to see the most handsome face ng lalaki. Benedict is wearing black sando, and gray loose pajamas,
at bagay na bagay ito sa lalaki. Kahit medyo gusot ang buhok nito, pero ni hindi man lang nakabawas sa pagiging pogi, bagkus nakadagdag pa, and she found it sexy and yummy. Sus me, ba't ang gwapo ng lalaking ito ay? Wika niya sa kanyang isip habang nakatitig lang dito. At hindi niya sinasadyang mapadako ang kanyang mga mata, sa ibabang bahagi ng katawan nito, particularly sa may parteng tila may ano. Ay, Diyos ko pong mahabagin, talaga namang pinagpala ang yelo, hindi niya namalaya na nakagat niya ang ibabang labi sa kalokohang naiisip. Sausage mo sunog na, wika nito na ikinabalik niya sa kanyang sarili. Ha, sausage mo, what? Tila gulat na tanong nito. I mean, yung sausage na piniprito ko sunog na nga talaga, nakangiwi niyang sabi ng balingan nga niya ang kanyang piniprito, at makitang may parte nitong sunog na, kainis lang. The next time, focus on what you are doing, hindi kung saan-saan nililipad ang paningin mo, wika nito na ikinapikit niya. Halata pala siya masyado. My God, Kyla, kailan ka pa naging pervert? Tanong niya sa sarili. But wait, bakit ata tila hindi ito bad mood ngayon? Coffee ka na, tanong na lang niya, para malihis na ang usapan. Yeah, tipid na sagot nito. Wait, ako nagagawa. Nah, just continue what you are doing, I can manage na this one. Wika naman nito na ikinatangon niya. Anyway, tomorrow Nanay Sally and Mila will be here na, so you don't need to do all this stuff anymore, Benedict added. Ini-off na muna niya ang induction cooker, bago binalingan ang lalaki. Hindi naman ata pwede na wala na akong gagawin dito, baka pwede na akong magtrabaho so I can pay you na, pakiusap niya sa lalaki. Tiningnan naman siya nito ng blanco pero tila nag-iisip. Do you really want to work? Yep, sagot agad niya. Fine, then you will work for me. Hurry and prepare yourself, you will be my assistant now. Sabi nito, bago siya tinalikuran. Ano daw, assistant niya. OMG capsule, natutap niya ng kanyang palad ang kanyang bibig. Ano nak eh nun? Akala ko ba gusto mong magtrabaho? Wika nito na ikinagulat niya, akala niya nakaalis na ito, ngunit anden pa pala. Sure ka ba dyan? What if may magtanong if ano mo ako? Just simply answer that you're my assistant, wala dapat makakaalam na mag-asawa tayo, na nakatira ka sa bahay ko, maliwanag ba? Tumungo na lang siya bilang pagsang-ayon sa sinasabi nito. Mas okay na din yun, ang importante makakapagtrabaho na siya. Bigla naman siyang na-excite sa naisip. Enough of smiling, go eat your breakfast and prepare yourself, sasabay ka na sakin ngayon papuntang trabaho mo, wika nito na ikinangiti niya lang ulit. How about you? Hindi ka kakain? Tanong niya dito habang naghahain sa mesa. Hindi ako kumakain ng sausage na sunog ni Soriano. Slight lang naman eh, tsaka masarap kaya ang sausage no, wika pa niya bago siya umupo, at nagsimulang kumain. Benedict POV. Napapalunok na lang ng laway si Benedict, habang pinagmamasdan ang dalagang maganang kumain, at sumusubaw ng sausage. Hindi niya mapigilan pang initan, lalo na nang makitang tumusok ulit ito ng isa, at dahan-dahang isinubo iyon sa bibig. He silently cursed. Pakiramdam niya napaka-pervert niya sa mga oras na iyon. Kung ano-ano na kasi ang pumapasok sa isip niya habang pinagmamasdan ang dalaga. And that's the reason why he felt his thing inside his pants. Dahil sa nararamdaman, at naiisip inisang lagok niya ang kanyang kape, na hindi man lang naisip na sobrang init pa pala nun. Oh, he winced, sabay bagsak ng tasa niya sa island counter. What happened? Tanong ng dalaga sa kanya, na mabilis namang tumayo at nakalapit sa kanya. Your tongue burnt. Tanong pa nito na ikinatangon na lang niya. Pakiramdam niya kasi he can't breathe properly, lalo na hawak-hawak ng dalaga ang mukha niya, at ang lapit-lapit lang ng katawan nito sa katawan niya. Wait, saad nito saka mabilis na tumalikod, at nagtungo sa fridge at kumuha ng ice cube. Open your mouth, Benedict, utos nito sa kanya. Magsasalita pa sana siya, nang basta na lang nito ipinasok sa kanyang bibig ang isang cube. There, it will help to soothe the irritation, and relieve the pain. Paliwanag nito, gusto man niyang mapangiti, pero hindi niya ginawa. Of course he knew that, he's a doctor. But being taking care of someone, it really feels good.
Minsan na niyang naramdaman ang pag-aalaga, pero nawala din, pero heto ngayon at may nagpaparamdam na naman sa kanya noon. He tilted his head, and held Kyla's shoulder. I'm okay now, thank you, wika niya dito, bago niya ito tinalikuran. Hold yourself, Benedict, kausap niya sa sarili habang pataas na ng kwarto niya.